Hello mga kapamilya, I'm Rita and I'm Paolo and welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. Alam naming under quarantine pa rin tayong lahat, pero gagawan at gagawan pa rin namin ng paraan para mapaghatid ng saya sa inyong lahat mga kapamilya. Sana ay nakastay at home ang lahat at sana patuloy po kayong magiging tatag, magiging matatag at magtiwala na makakabangon po tayo at makakabalik din po ang lahat sa normal. Kaya iniimbitahan namin po kayo na manood ng aming pagganap sa Maalaala Mo Kaya hashtag MMK Prologue of Love ngayong Sabado bukas sa ating Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z Channel 11. Okay? Dahil live na live tayo ngayon. Ako ba yan? tama po, Miss Rita. Okay. Sige po, doon na po tayo sa okay dahil live na live. Ready po, go po. Okay, dahil live na live tayo ngayon, babasahin namin ang inyong mga shout-out at sasagutin ang lahat ng inyong mga tanong. Pero bago yan, sasabak muna kami sa susuko or lalaban challenge. Let's start! So paano kung pinagbabawalan ka ng karelasyon mo kahit nasasakal ka na? Suko ako. Depende. Kung pagdating sa bisyo, edi okay lang kasi para sa'yo din naman. Pero depende sa sitwasyon. Ikaw, Pao. Second. Paano kung wala ka nang nakikitang pagbabago sa taong mahal mo? Suko. Ako, lalaban. Kasi baka dahil sa sobrang pamamahal ko, tanggap ko na siya, kaya kong lumaban. Okay. O paano kung wala na siyang oras para sa'yo? Susuko o lalaban? Susuko. Ako? Susuko rin? Paano kung maraming tao ang tutol sa pagmamahalan niyo? Lalaban. Ako din lalaban. Pakialam ko sa kanila. Okay? So, paano kung mahal mo siya pero hindi na siya nakakabuti para sa'yo? Susuko. Ako din, susuko ako. Wala ka ng relationship, di ba? Paano kung ang mga pangako ay lagi na lang napapako? Susuko. Ako din, susuko. Paano kung hindi na masaya ang inyong relasyon? Susuko ko o lalaban? Susuko. Oo nga, susuko rin ako. Questions from netizens. At Jolina Garcia, what makes you decide para tanggapin po ang MMK episode Prologue of Love? Aba, pag nag-MMK kami, parang ano yan eh, special yan eh. Sinong hindi sa MMK, di ba? Lalo't maganda ang story, ang maganda makakasama ko, magaling ang director. Siyempre, yes. Ako naman, siyempre kasama ko si Mami. Matagal na rin kasi akong din nag-MMK. Yung huli ko pa yung kasama si Barbie, which is 2 or 3 years ago. So, yun, ngayon lang ulit ako nakapag-MMK. Kaya nag-go po ako. And syempre kasama si Mami. Kathleen Palad. Kamusta po maging katrabaho ang isa't isa sa MMK episode niyo po? Nagkailangan po ba kayo sa mga love hints? Yes! Of course, nanginig pa nga. nanginig pa nga ako. Exciting na, nakakanginig talaga. Kasi nga, galing kami sa pagiging mag-ina, tapos biglang mag-love team na kami. Kaya lang, we are actors. Kailangan namin gawin ang trabaho mabuti. Yan pa.
from okay, at Lien Santos, nahihirapan po ba kayong gampanan ang character nyo sa MMK episode nyo? May mga adjustments po ba kayong ginawa para magampanan ng tama ang role? Bilang teacher at bilang stage actress, medyo konting-konti lang kasi hindi naman ako nakapag-stage. Kaya acting-acting lang ako doon. Tapos yung adjustments, dahil syempre COVID, di ba? So yung mga love scenes namin hindi kami talagang totally pwedeng ganun. Pero sexy. Di ba, Pao? ako naman, syempre, yun po yung number one na sakit ko. Sabi nga nila, kahit sa larangan ng basketball and pag sa acting, lagi po ako pinangungunahan ng kaba. Dahil kabado po ang tao lagi. Pero yun po, natulungan po ako na direct nila mami. So, ayun, and yung adjustments, nag-usap kami ni mami na bawal muna kami magtawagan na mami sa set. Yun po. Ano, at Franz Rafael, ano po ang feeling na ma-in love kahit sa pag-arte lang? Kahit pag-arte lang. Ano po ang feeling na ma-in love kahit sa pag-arte lang? May love ka ba sa akin, Nak? Siyempre. Siyempre, mami. Na-ano ako sa question kung in love sa acting or like siguro as character or while you are doing the scenes based sa inyo. Siyempre masaya sobra. Siyempre tuwing may in love, yan yung pinaka exciting point, diba? Okay, at Ani Vic Medilo, naniniwala din ba kayo sa totoong buhay sa kasabihang age doesn't matter when it comes to love? Bakit po? Oo, wala sa edad. Nasa ano yan, yung gaano katotoo ang puso mo, gaano ka kahanda sa relasyon, sa growth ninyo, gaano ka kahanda sa mga yung trials sa relationship ninyo, tapos dapat pareho kayo ng goals. Pag pareho kayo ng values, okay na yan. Ganun din po. Siyempre naniniwala ako din kasi basta masaya ka, basta natutulungan ka ng taong yon sa buhay mo. And then, age doesn't matter. Wala nang pake kung ano man sabihin na iba. So, yeah. Basta masaya ka. At Franz Orat, Orate, what food best describes your personality? Hot dog po. Kasi jolly. Kasi ano? Jolly. Jolly. Masayahing. Masayahing. Hindi na nga. Ako, sweet and sour pork. O, oh, diba? Minsan sweet, minsan sour. Opo, kasi jolly po. Jolly po ako sa set. Opo. Ito na. Oh, at EJ Reyes, para sa inyo po, what makes the relationship long-lasting? Dapat, alam nyo, dapat na itatawid nyo yung from falling in love to loving truly. Kasi pag fall in love, yan yung time na sparks fly, eh, di ba? Parang ang dali lang. Pero pag love na talaga, yan na yung kailangang nalulusutan nyo lahat ng mga pagsubok para tumibay ang pagmamahal nyo. Ayun po, actually, yun po talaga. Tamang-tama po yung sinabi ni Mami. Totoo yun. At Justin Suniga, ano pong masasabi nyo sa mga taong nanghuhusga pagdating sa pagmamahal? Sa akin, wala akong pake. Yun po. Yun po. Kasi pagka galing sa ibang tao, usually wala naman talaga akong pake. Masyala na pag di ko kilala. So, yun.
siguro pag bata ka, pwede namang pakinggan mo din yung mga sinasabi ng matatanda kasi minsan iba na yung tingin nila eh, di ba? Sa tingin ng bata. Pero ako bilang matanda, kahit anong gawin mo, mabuti o masama, lagi namang may masasabi ang tao. Meron nga po. Diba? So, kung mahal mo yung tao, go. At Ryan Manuel Mendoza, how do you deal with your fears and anxieties in life? What do you do to somehow lessen its impact on you? Excuse me, sorry. Okay, fears and anxieties. Paano ba? Ay, syempre, ang makaka-rely ako unang-una sa Diyos, tapos sa mga taong pinakamalapit sa akin. Sila yung magbibigay sa akin ng ideas at security kung paano ko haharapin yung mga fears ko. Ako po, kinakausap ko yung mga malalapit sa buhay ko. Workout, dinadivert ko yung attention ko sa ibang bagay. Yun po. And pray, syempre. Number one yan, prayers. At Adrian, Kevin, ano pong feeling na magkaroon ulit ng MMK episode after a while po? Do you consider this as a blessing? Yes, blessing po ito. And syempre, nakakaba kasi alam naman natin na mabibigat and drama po talaga ang MMK. Pero still, blessing po siya. Yes. At saka considering na ano tayo, di ba, naka-ECQ, okay. Medyo mahirap talagang makakuha ng trabaho. So, napakaswerte namin, natin anak, na nagkaroon ng trabaho. Tapos, napakagandang trabaho pa. At G. Katamyo, hello po. Nag-theater din ba kayo in real life? If yes, ano ang pinaka-challenging part maging aktor sa teatro? Kung pipiliin po kayo, kung papipiliin po kayo maging aktor sa television or theater, why? Hindi pa ako nag-theater kasi ninenervous ako talaga. Pero enjoy na enjoy ako manood ng mga theater plays. So, kung papipiliin ako, mas gusto ko pa rin sa TV kasi mas makapalamukha ako pag behind the camera. Ay, in front pala of the camera. Ako po, never pa po ako naka-experience ng teatro. Yun po. Pero mas pipiliin ko siguro TV kasi dun po talaga ako nagsimula. Yun po. Chris Ferrer, if you will write about love story, will you choose happy ending or tragic one? Why? Siyempre, happy ending. Sino may gusto ng tragic event? Happy ending, siyempre. Oh, ako, since I've been writing, meron akong nagawang happy ending. Pero meron akong sinulat na tragic, kaya lang di pa yun napapublish. Depende sa mood. Last question at Ray Mark Briones. What are your thoughts on love based on your MMK episode prologue of love? Love is the most difficult lesson to learn, di ba? Yun na nga lang yung tinuturo talaga sa atin ng Panginoon, pero ang hirap! Di natin matututunan yung klase ng love na tinuturo niya sa atin. But if you learn how to love, that is the best thing na mangyayari sa buhay mo. Ayun po. Same din sa sinabi ni Mami. Yes. Kaya mo. De, pero kasi totoo po yan. And syempre, yung thoughts ko doon, syempre age doesn't matter talaga. Basta wag lang minor. Ayun po. Manood po kayo ng MMK Prologue of Love. Bukas na po yan. Yes. Sa
Kapamilya Channel, Kapamilya Online, I Want TFC at A to Z Channel 11, 9 PM po. Directed po yan by Direk Franz De La Torre. And makasama din namin dito sa William Lorenzo, JB Agustin, Luke Alford, Sophie Reyes, Aisel Serrano, at Batit Espiritu. Diba? Yes. Saka si Luis Vera Perez. Luis. Oo. Yeah. And, yung mga social media natin, may like ka ka. Ay, follow niyo po yung like ako, Bogart75. Ako naman, MS Rita Avila. Instagram at saka like ka, yun po ang account name ko. Tapos meron kaming mag-ina vlog sa YouTube. Panoorin niyo po yun. Tapos meron akong Rita Avila page. Tungkol naman po yun sa mga children's books na na-publish ko. Yun. And that's it, mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. To watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment. And for more updates, click the bell beside the subscribe button. Keep safe always, mga kapamilya. Bye, everyone. Thank you. Bye-bye.